Julius Babao unplugged. Julius Babao. Julius Babao unplugged. Julius Babao unplugged. From FBJ's angprobinsyano. Let's all welcome our good friend John Prats. Hi, John. Welcome. Hello. Neighborhood X Converse. Ang ganda. Oh. So ito yung nice. Pang-fifth. Talagang design siya for motorcycles. For motorcycles talaga. When you ride the motorcycle, kasi lalo na pag mga big bike, yung shift niya kasi diba parang one down, up, yeah. Up, kasi sinusungkit mo yun yung gear. So this one protects you. Kasi pag normal sneakers nang isuot pa manipis, after a while, masakit doon sa gantong part. So ito, correct. Talaga siya pang ganun, pang shift. I-ano mo nga, i-akit, tanggalin mo nga from the ano strap. Yeah. Pag tinanggal siya sa strap, wala lang, ganun lang, normal. Ayun, parang ordinary lang siyang Converse. Yes, na nilagyan lang nila nito. So siya lang ang nagpaiba, yung pinaka-strap na yan. From the silhouette ng ng Converse. Yes, yun lang. Iba. Yun lang. Oo. Oo, galing. Nakaisip tuloy ako ng wala bang event ng ganyan to protect your shoes kapag mahilig kang mag-motorsiklo. Yung strap lang. Diba? Meron. Wala ba nabibiling ganun? Meron, Sir Julius. Oo. Oo. Kahit anong sneakers, ito siya. Oo. Ah, ang galing. Ayaw mo magasgas yung sapatos mo. Oo. So, gaganon mo lang siya. Papasok mo lang doon sa pinaka-dulo. Yep. Yan. Ayun! Wow! Oo nga. Binigay lang sa'yo yan. Di mo alam kung saan mo bibili. Meron ako nakita sa Lazada. Madami na silang ganito. Actually, I got this from a friend. Pero nakakita na ako dati nito nung nag-scooter pa lang ako. Pero hindi ako bumili. Kasi pag scooter naman, you don't need this eh. Tama. Nakakita ako sa Brixton. Mm. Sa may Mandaluyong na binibentang ganito. Oo. So all in all, gaano karami ang sneakers mo, the collection? Actually nagulat ako. Sobrang dami yata. Nilabas ko yung mga sobrang favorites ko, but iba-iba eh. Meron akong mga sapatos na meron akong boots. May mga motorcycle boots ako, tapos may mga DMs. May mga formal shoes din ako, may mga pang loafer. So nilabas ko yung mga sneakers ko lang. Nagulat ako ngayon ay pull them out. Ito kasi parang mga technically parang rare. Mm-hmm. Well basically, di ko na mabilang. Nagulat ako kasi kung dami ko pa ng sapatos kasi hindi ko na sila nagagamit. Kasi like sa probinsyano, ang sapatos ko lang doon, Chuck Taylor. Yun lang. Tapos, saka yung leather. Yung punis yung ano, like, canvas, diba? Yung black and white na canvas. Oh. Tapos after nun, sabi ko, oh my gosh, ito lang pala yung mga kailangan kong sapatos. And then, after nun, nung lock-in, I stopped buying sneakers na. Yeah. So far. Oo. Kasi parang I wanna maximize kung anong muna yung meron ako. Mm-hmm. Kasi nga, sobrang hindi ko sila nagagamit. Tapos natatakot na naman ako na baka mamaya masira na naman. Kagaya nito, isang beses ko lang magamit. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito. I have a friend si Alberto Lu. Kinostomize siya to. White to dati. Yeezy. Tapos ginawa niya lang black. Tapos nilagyan ko ng To God Be The Glory sa likod. Mm-hmm. Tapos I have this. Ito rin, once lang din. Off-white na naman, ano? Off-white. And then, so may ano ka, more than 100 sneakers in your collection? Pa? Meron ka ng 100 plus na sneakers sa collection mo? Parang wala pa naman. Wala pa naman. Ganun madami, no? This. Oh, uy! Off-white na Jordan 5. Jordan 5. Oh, ganda niyan. Oo. Yan ang isa sa mga pinakamagandang design ng off-white actually, at sa Nike. Tapos kung saan nagsimula ang lahat. Ayan, Turtle Dove.
Oh, Kanye West na Yeezy. Yes, yan ang unang-una. Unang-una. Wow. Bigay nagamit mo ba? Parang hindi ginagamit ah. Bago pa. Nalaman din presyo niya, Sir Julius. Takot ako gamitin. So very rare ko na ginagamit. Oh. Magkano ba price din ngayon? Hindi check ko sure. Pero the last time X. I check, sobrang... Hindi ko na sobrang matandaan. Taas, ano? Pero kasi regalo sa akin Angelica to eh. Ni Angelica Panganiban. Ah, okay ah. Si Angelica ba mahilig din sneakers? Hindi. Hindi. So, ibig mo sabihin, niregalo niya yan sa'yo nung hindi pa nag-hype masyado. Mababa pa yung price niya noon. Nabigay niya sa akin to nung lumabas pa lang to. Oh, okay. So, I think that was... Mababa pa lang ang price, ano? Oo, mababa pa ang price ng time na yun. Mahirap siya hanapin, pero hindi ganun kamahal. Oo. Pero ngayon, wow, yan na yung pinakasimula eh. Ng mga sobra, Yeezys. Sobra. Galing. Sa ano yan, under the Adidas line. Mm-hmm. Kasi may mga Yeezy na dati sa ano, di ba? Sa Nike. Yes, sa Nike. Yun ang hindi ako nagkaroon, pero gustong gusto ko yun. Lalo na yung Yeezy na, Nike Yeezy niya na yung may neon. Yung colorway na yun, yung black, glow in the dark in red. Sobrang gustong gusto ko yun. Meron ka pa bang mga sneakers na parang gusto mong mabili one day? Siguro yung totoong ano, yung talagang legit na band ni Michael Jordan. Ah, yung pa rin. Band pa rin talaga. Yung pa rin talaga. Actually, ang daming available niya na kung talagang gusto mo. Yun nga lang, iba-ibang gear na yung available ngayon sa market, yung mas bago na. Yung original, sobrang mahal nun. sobrang mahal nun. Pero yung mga, yung mga bago, yung mga reissue, yun, makakabili ka pa nun. Dahil pa nagbebenta ngayon. Tapos ngayon, Sir Judas, yung lagi kong gamit, nakakatawa. As in talagang gamit na gamit sa akin ito. Dahil pandemic, ang dali mo ba rin? Ito. Superstar. Pero slip-ons. Nice. Oo nga. Yan ang pang-pandemic. So, yan, nakailangan so, natin. Kung nangyayan, work ka. Pag uwi mo ng bahay, tanggalin mo yung sarapas. Oo nga. Galing ha. May mabibili pa bang ganyan ngayon, John? Sa mga meron Adidas? Po. Si Liv ang nagbili sa akin ito. Sa Farfetch. Gusto ko niyan. Sa Farfetch, it's an app. Di ba meron na nga ngayon nilabas na ano eh, di ba, na Nike na ano, parang slip-on lang siya. Papasok mo na yung paa mo, nagko-close, or open, close. Yes. Actually, parang ganun na magiging. Ganun yung magiging bagong design eh, ng mga future sneakers habang may pandemic. Pero aside from sneakers, nahihilig ka rin daw sa motorsiklo. Paano nagsimula itong ano, love mo for motorcycles? Well, it started nung 2 years ago. Si Sam, my good friend. Talagang matagal niya na ako, siguro mga 4 years, 5 years na ako kinukonvince magmotor. But the last time na nagmotor ako, I was like, I think 17 or 16 years old. Nagmotocross ako before. And then, na-trauma ako kasi motocross siya. So, nag-trail kami. Nung nag-trail kami, umulan. So, sobrang napagod ako. Eh, yung mga motocross bikes noon, mataas pa sa akin talaga. So, walang electric start. So, for me to, ano ba, sumemplang ako. Pag tinayo ko yung bike, ang bigat. Tapos, for me to start it, kickstart. So, I have to stay on the other side and then jump to kick the other side. Kasi siya, di naman ako nirigaluhan ng magandang height ni Julius. So, it's really hard for me that time. That was the last time na nagmotor ako. And then, fast forward, 2 years ago, sabi niya, why don't you get a Vespa para mag-ride lang? Sabi ko, sige, sige. So, kinonvince niya yung wife ko. Tapos, wife ko nagalit. We were about to buy. Tapos, Sam was willing to pay for the bike. Wow! Para galing, ah? Tapos, sabi ko kay Liv, what a friend! Na no? Libre na yung bike ko. Ang sarap ba yung kaibigan yan? Okay sa maging kaibigan. Bigay kayo ng number niya. Sige. Back in the man. Ah, saan ka? If you need a friend, ha? Brum. So, nag-stop na ako. Sabi ko, you know what? I give up. Kasi my wife doesn't like. So, happy wife, happy life. hindi ko sundin yun. Away. Dadalhin mo yun. Away. So, wag na. And then, fast forward, nag-taping ako. Pag uwi ko, mayroon na akong bike. Niregulohan ako ni Liv.
Oh, gumimik si Mrs. Ha? Ito sa surprise. Si gumimik. Fishing lang kung anong model yung gusto ko, anong model yung gusto ko. Aba! Doon nag-start. And then after nun, scooter, nagkaroon kami ng group nila, Kuya Ray March and Gago, kasi kami kasama sa Provincial. And then everyone bought scooters na. Lahat kami naka-scooters na. Anong klaseng Vespa. Scooter to? Anong klaseng Vespa? Vespa. Yeah. Anong klase? Primavera 150cc. Anong kulay? So, all white na binili ko, tapos nag-tone na ako, pinuntarahan ko ng blue yung harap. And then ngayon, cream na siya. So, naging classic looking na yung yung itsura talaga niya, pati color niya. And then yun, ride-ride kami, ride-ride. And then, most of our friends nasabi na parang, ngayon lang yan, mabibig bike ka na, first step mo yan. So, hindi ako mabibig bike. Hindi talaga. And then, last year, I think that was September, we had a conversation kami ng wife ko. So, sabi ko, parang gusto ko mag-big bike. Pero kahit yung cheaper version lang, yung ano lang, yung kaya lang, para lang makapag-start ako, sabi niya. Tapos hayin ako, ganyan-ganyan. After, nag-re-review lang ako sa YouTube ng mga motorsiklo. Siguro na, narin din na si Liv. Tapos hanggang pinayagan niya na ako mag-big bike. Tapos sa Christmas and birthday gift niya sa akin. Sabi ko, bibilin ko lang itong certain bike na to. Tapos sabi niya, wag na. Bumili ka na nung pinaka-gusto mo. Kasi sa case lang kita papayagan. Sabi okay. Ko, baka magsisi ka pa. So, sabi ko, okay, so sagad ko na. So, yan, pinili ko when I spoke to a friend. Sabi niya, ito, dahil hindi naman tayo gifted sa height, sukat mo to. So, I went to Triumph. Sinukat ko yung bobber nila. When I rode the bike, I felt it na parang, ay, ako. Kasi ba, alam mo, sakto. Siyempre, sakto eh, confident ako, tapunta ako. So yun ang importante, lalo na pag mag-bike ka ulit eh, for a big unit, kailangan confident ka na kaya mo yung bike mo. So yun, I got the Bobber Black edition ng Triumph Bobber. So yun, yun yung bike ko ngayon. I have a scooter, I have a Vespa, I have a Bobber. So how would you differentiate yung experience riding Vespa and the Bobber? Anong pinagkaiba nun? Ang feeling ko, pagka naka-scooter ka, naka-Vespa ka, cute ka. Pero pinaka-Bobber ka, parang ang pogi, parang six-footer. Yeah. Eh, ganun, oh. Iba-iba siyang experiences. Like, ibang-iba nga. Yung Vespa, it's a happy scooter. It's like, when I ride it, it's so comfortable. It's so easy. Relax. Tapos parang yung upo mo, yung tindig mo, parang it's very classic. Parang binabalik ako. Hindi ko naman na-experience ng motor roll. Pero parang binabalik ako sa era ng Vespa days, nung mga 19 kopong-kopong na time na yan. And then the Bobber naman, when you ride it, yung riding and position niya, pati yung tunog ng exhaust, parang bang mean machine talaga. Pero chill ride lang. I don't ride fast. Sobrang... Kasi lagi kong iniisip na meron akong pamilyang uuwian. I just bought this bike for me to enjoy the ride. Not to race, not to be fast, but to be safe. Sa Vespa kasi parang no-brainer yan eh. Parang pagsakay mo, automatic. Tatakbo ka na eh. Marunong ka motorsiklo. Mag-balance. Yes. Pero yung mga Bobber, yung mga big bikes, sila kailangan lahat ng ano mo, senses mo open. Alam mo yun? That's true. Kasi you don't know what's gonna happen eh. Pati yung cambio, kinakailangan conscious ka, yung preno, tapos yung mga nasa paligid mo. Iba rin talaga yung experience. Mas nagiging parang cerebral pag ikaw ay gumagamit ng big bike compared to a Vespa. Yung sa akin kasi, when I got this kay Kuya Kim, like when you ride a bike, huwag mong hayaang mas lampasan ka ng ego mo. You ride your pace. Kung ano lang yung kaya mo, pag kami nag-angas sa'yo, gusto makipagkarera, let them. Sinanahayaan mo lang. Basta ikaw, you ride your pace. So, yun yung lagi nasa isip ko. Na talagang mag-enjoy lang, mag-ride lang, ride to chill, not to race. So, you ride with people, with a group? Yeah, most of the time, I ride with Mark Solis, yung good friend ko rin. Naka-Harley naman siya.
Dati naka-Vespa rin. Naka-Vespa rin siya until now. Pero nung nakakuha ko ng bobber, medyo na-pressure siya. So kumuha siya ng Harley. Harley naman. Harley si Coco, di ba nag-ano, nagmo-motorsiklo na nakaka-ride mo rin ba si Coco? Yeah, nag-ride kami. Ano naman siya, Honda XADV. Yan ang motor niya. Honda boy naman 'yun. Oh. Pero itong motorsiklo, ginagamit mo ba to lagi? Kasi sina Kuya Kim, sina Ryan Agoncillo, ano na nila yan eh? Lifestyle na nila. Pagpapasok sila sa trabaho nila, yun ang gamit nila. Ikaw ba, how often do you use your bikes? Well, for now, I'm trying to be more relaxed sa biking. Short ride lang ako. Coffee, breakfast kami ni Mark, ganyan lang. Punta kami ng Starbucks or wherever. Ikot-ikot lang. But eventually, siguro after ng mga tapings ko, siguro if yung work ko dito na lang sa Manila, I'll probably do that. Kasi, ang sarap din kasi for me when I ride the bike, may parang earphone system kasi yung helmet eh. Diba na usually I play hill songs or mga worship songs. Parang it's a me time, it's a praying time for me when I ride the bike kasi it's just you eh. So you just have to focus, you have to relax, and just you think about yourself and kung anong gusto mangyari sa buhay mo. So para siyang me time talaga. That's how I enjoy motorcycles. Kasi ako, nagmo-motor din ako pero hindi ko kayang ginagawa ni na Kuya Kim sa Ryan eh. Papasok sa office, basang-basa ng pawis. Dahil bang nagmotorsiklo galing sa bahay, papunta sa trabaho. Kailangan talaga ano eh, naka-program yung ano eh, yung mind mo sa kayong katawan mo sa ganun. Pero kung hindi yun ang talagang trip mo, yun ang medyo may apply for me. Hindi ko ma-imagine sarili kong ganun. Kasi siguro talaga pang-relax lang. Depende yung sa mood mo eh. Like ako siguro din hindi pa ganyan. Nasa mood ako siguro times sa pagpupunta sa trabaho, gusto ko lang umupo sa kotse lang. May mga times din, di ba? Gusto kong magmotor. Siguro ganun, pero yung hindi pa ako nasa like that's like my daily ride. Yeah. Balak mo bang dagdagan pa itong mga bike na to o okay ka na diyan? For now. Okay na ako rito. Sobrang happy na ako kung ano yung meron ako. But siyempre nga, ngayon, focus namin ni Liv is yung bahay namin. So, yun yung pinaglalaanan muna namin ng mga gastusin. So, you're building a house now? Yes. Hopefully, mag-start na 3 months from now. We're finishing the design. So, Medyo mahirap lang magpagawa ngayong panahon, no? Parang nakakatakot din, eh. Diba? Dami mga pagbabago sa, ano eh, sa mga protocols. Hindi mo alam kung mapapagpatuloy mo pag sinimulan mo. No? Good thing na lang diba? Itong tractor kasi is my dad. Yun naman pa. Swerte mo! Swerte mo! Kasunuan mo yung kontratista. Usually, ito nagkakaproblema eh. Yung homeowner saka yung kontratista. No? Yung bang motorsiklo na big bike, yung bobber ni regalo ni Macy sa'yo? Yes. O hindi, ikaw na bumili. Pakabait naman asawa mo, grabe. Sa mapapasana all ka na lang eh. Sabihin ng mga viewers natin. Hindi ko na nagamit, pero... Dami sa asawa. Ito yung nagregalo niya sa akin. Oo. Oh, nice. Oh, anong klaseng helmet yan? Anong brand? Guang Art. Ganda. Same maker din. Sabi nila, same maker ng Ruby. So, yan ba yung may, ano, may parang audio sa loob? Wala, yung isang helmet ko. Ito siguro hindi ko nilalagyan, pang me time lang talaga to. Type mo ba yung ganyan, yung closed face na no, helmet? Ako hindi ko masyado type, gusto ko yung open eh. Sabi nila, mas comfortable talaga. Well, ako rin, from my experience, mas comfortable yung half face. Kasi visually, you can see everything, and then yung air, mas relax. Pero protection-wise, lalo na pag big bike siguro, you need this. Kasi saka ngayong pandemic, no? Sa lower mo. Ngayon okay din yan kasi di ba baka naka-face mask ka sa loob, meron ka pang ganyan, at least double protection. Double protection. Against COVID. Yes. Ilan ang helmet mo? I have this, tapos isang half face, tapos isa pang close face din. Ano yung pinaka-farthest dating mo as a biker? Well, sa Vespa, malayo na yung narating ko sa Vespa. Nag-ride kami from here, from C5,
Nagpunta kami ng Balete, Batangas. Pero good mm-hmm. kami. It took us, mm-hmm. I guess, almost 4 hours. Kasi service mm-hmm. road kami. Uh-huh. And then, sa big bike naman, napakalayo, Mandaluyong. Layo, grabe. Layo. Grabe. Kasi, nakapagod, no? And, wala pa akong RFID. So, kailangan pa RFID para mga pag-Tagaytay man lang or ano. Yun ang masarap. Pag nag-expressway ka na, going to Tagaytay with a big bike, wow, yun ang nakaka-relax talaga. Oh, pero hindi ka ba nahihirapan sa mga traffic? Hindi ka nahihirapan sumingit-singit sa mga sasakyan? Sa Vespa, okay. Kasi madali maneuver. Sa bobber din, okay din siya. Try ko sa traffic. Okay din siya. Kaya lang, syempre, yung clutch eh. So, may ngawit. Kasi keep on, tinitimpla mo manual. Iba pa rin yung scooter pagka nasa city ka. Yeah. Oo. Talagang, yun ang pinaka-practical sa lahat. Scooter. Pag gusto mo pang araw-araw na gamitin yung motorbike mo. Anyway, John, anong advice ang maibibigay mo sa mga gustong mag-invest sa motorsiklo? Kasi ngayong panahon, talagang interesado mga tao sa mga motorsiklo. O may mga mura, may mahal. Pero anong dapat nilang tandaan sa tingin mo? Anong advice ang ibibigay mo? Well, ako from my experience, like, kung ano yung gusto mo talaga. Like kung mag-iba-iba naman, eh. Like ako kasi ginagamit ko yung mga motor ko pang relax. Pero syempre may mga kapamilya tayo na when they ride the bike, ginagawa nila pang kabuhayan. So pagka pang kabuhayan na rin, I think scooter is the best. Kasi syempre, mas mabilis ka, mas madaling imaneho, hindi ka mapagod. And sa akin naman, sa mga gustong maging hobby to, siguro importante na puntahan nyo yung mga shops. Mm-hmm. Try to fit the bike. Kasi meron, like for example ako, yung unang gusto ko is a Bonneville na T120 model. So naka-mindset ako noon na yun ang gusto ko na Triumph. Pero when I got dun sa shop, hindi ko pala abot. So, it's really important for you to fit the bike. And make sure na na pag beginner ka na talagang sukat sa'yo at abot mo yung floor. Kasi ako from my experience, ang laki ng confidence level na binibigay niya sa'yo. Na abot mo, na kahit anong mangyari, nakatapa ka sa ground. That's one important. And siguro, kagaya na lang na sinasabi nila Kuya Kim, you know, you have to ride safe. Wear the proper gear. Ang dami natin, ako ang dami ko nakikita at nalulungkot ako doon sa mga nakita ko nagmumotor na sinasandwich yung anak sa gitna, tapos walang helmet. Di ba? I mean, as a rider, ay minsan gusto natin intindihin yung mga kababayan natin na paano magpunta sa ganito. At least man lang, try to buy proper equipment. I don't know what to advise, but lagi natin isipin na hindi lang ang buhay natin ang nakasalalay, pati yung mga angkas natin. So kahit gano'n tayo magaling na rider, kahit sino mga magaling na rider, pag tinamaan ka ng aksidente, wala tayong magagawa. So that's why ako, I rarely, like si Liv, birang-bira ako talaga siya inaangkas. Hindi ako comfortable, like I'm more comfortable when I ride the bike by myself. Kasi feeling ko, ang responsibilidad ko yung sarili ko lang. Tama. And yun, when I ride, I make sure that, you know, I see everything. Yes. Mabagal ako to a point na hindi naman ako nakakasagaban ng mga nasa ko sa likod ko. Yung enough lang. And I just pray during the ride. Kasi syempre, it's a blessing for you to come back home that you're in one piece. So yun, lagi yun ang iisipin natin. Huwag tayong bumili ng bike para magmotor. I mean, hanapan natin ng purpose yun. Hanapan natin ng ibang paraan kung bakit. Or ibang dahilan kung ba tayo bumili ng motor. Yung iba kasi nangangarera pa eh. O, di ba? Talagang nagiging daredevil. Walang pakialam eh. Kaya nakaaksidente eh. Ikaw ba, John, nag-training ka rin ba to make sure na kaya mag-handle yung bike mo? Well, fortunately, I had the training before when I was 16, 17. Nag-motocross ako. Ito sa controlled environment. So, medyo may training kami on how to do this and traffic, ganyan. Kung pag ganito, paano kasi singit. Like, parang mo motor ka, huwag ka mag-overtake sa right side mo. Kasi blind side yan ng nagda-drive ng kotse. Yeah. So you have to, kung gagawin mo man yun,
magbusina ka lang, just have to let that driver know that you're there. Kasi as yun din ang malaking factor na when you drive a car. Kasi when you drive a car, you know how it feels when you're driving a car. So alam mo kung, di ba minsan nagugulat tayo sa review sa, parang uy, ba't may motor doon? So yun yung thinking ko na parang pag pumunta ako dito, alam, itong driver na to, hindi niya alam na nandito ako. So I just have to let him know. And yun yung hindi rin alam ng mga kababayan natin na ang isang motor counted as one vehicle. So when you're in a road, isang lane, kung nandun ka, sa'yo yung kung nasan ka. Huwag kang gigilid. Kung ito yung kotse, ito ka, okay lang na nandiyan ka kasi isang vehicle ka. Kasi may iba pa nakita natin, di ba, Sir Julius, pag nag-drive, gumigilid, nahihiya. Huwag kang mahiya. Sa'yo yun. Occupy yung space mo kasi isang vehicle ka. Tama. Kaya nga, especially lalo na pag kami motorcycle lane, dun tayo. Kasi dun ka lang. Mas may laban tayo dun. Correct, correct. Okay, bago tayo magtapos, may mga viewers tayong siguradong hihingi ng advice sa'yo kung paano kumbinsihin ang kanilang mga misis na payagan sila magmotor. Ano ba ang ways? Ano ba ang technique na pwede mong i-share sa kanila? Maging makulit. Pwede ba yung magpapaalam? John, effective ba yun? Yung biglang na magugulat si misis pag bukas siya ng pinto, may motor na. Alam, maraming style na natutunan ako na ibang parang ito sa akin ng mga kaibigan ko na bilhin mo na lang yung motor. Tapos, bahala na. Sabihin mo, niregalo ko. Yung isa naman, bilhin mo yung motor. Okay. Tapos, huwag mo iuwi, ipark mo sa akin. Kapag mag-motor tayo, mag-kotsi ka, punta ka rito. Meron din parang magpaalam ka ng, mga, ng maayos. Ako dun ako nag-stay, nag-stick ako dun sa magpaalam ka ng maayos. Tama. Kasi mas less ang stress. Kasi for me, mas okay yung nagkaroon ka ng bike na legit, na legal sa asawa mo at sa pamilya mo. Kesa magkaroon ka ng bike na kada nasa bahay ka, yung tagong-tago ka, hindi ka makapagkape kaharap ng bike mo at ma-appreciate yung bike mo kasi hindi nakapark sa bahay mo. So it's better to let them do and to assure them also, especially your wife, to assure them that, you know, you ride safe, na hindi ka naman kailangan may assurance talaga kasi syempre yung mentality naman talaga when it comes to motorcycles, delikado. Pero ang motor po ay walang buhay, makina po yan. Nasa atin kung paano natin siya dadalhin. So, pagka may naging reckless, huwag natin sisihin yung motor. Sisihin natin yung sarili natin. Tama. So, natin self-control. Saka ano, ligawan mo ulit yung misis mo. Eh di ba, yes, niligawan mo yan, no? Napasagot mo naman, di ba? So, itong pagbili ng motor, ligawan mo ulit. Siguradong isang araw, mapapasagot mo rin yan ng oo. Ang tanong nga eh, kung kailan. Ligawan mo daw ng diamond earring. Ay, gusto ko pala motor yun. Ako naman ha. Pang drive dyan, like, mahal talo, naman. Talo. Mahal masyado, talo tayo. Oo. Anyway, John, thank you so much. Thank you for sharing your collection with us. Ang dami namin natutunan sa'yo. And hopefully, ay marami tayong mga viewers na na-inspire sa ating kwentuhan. Thank you ha. Thank you rin po. Maraming salamat. Sa tuloy din. Oh, natuloy din. Uy, baka may gusto kang i-promote. Invite mo yung mga viewers natin. Yes. Well, FPJ sa Probinsyano. Ongoing pa rin po siya at wala pong balitang matatapos na po siya. Siyempre, yun ang pinagkakabalahan ko ngayon. Yung mga nilalapins ko. And yun po, maraming salamat sa mga sumusuporta. Siguro papanood niyo Probinsyano sa YouTube, A to Z, TV5. Uh-huh. I guess ang daming platforms ngayon kung meron pa, 'di ba, yung iFlix ba 'yon? Sasama ba kayo doon sa iFlix? Yes, yes, I think yeah, meron yata. Good. Oo. Oo. Parang meron din yung Probinsyano sa Netflix, 'di ba? Tama ba ako? Yes, meron, pero I think season 1 or year 1 pa lang 'yun nandoon. Ang title doon sa Netflix, The Brothers. Or Brothers parang yung title. Nandoon ka na ba noon? I think wala pa kasi wala pa. First 6 months na Probinsyano yung nandun. Kasi pumasok ako after 6 months ng FPJ sa Probinsyano. Alright, thank you so much, John. Ingat ka lagi. Thank you. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.